Okay, magandang araw. Welcome back ulit sa ating channel. Meron tayo ditong serang electric fan. Ang naging problema niya, mahina yung buga ng hangin. Umiikot naman siya, pero mahina yung buga ng hangin. Chinek natin kanina to. Inikot natin ganyan. Okay naman yung pre-wheel nung LC. Maganda na yung ikot. Nung inalog natin, wala din siyang alog. Ibig sabihin, walang problema yung bushing at saka shafting ng electric fan ito. Okay na okay. So, ang naging problema, mahinang umikot, yun ang alamin natin. Pero ang suspect ko dito, yung ano niya, capacitor. Okay? Ngayon, sasaksak natin para makita nyo na mahina talaga ang ikot nito. Yan, nakasaksak na yan. So, pindutin natin ito sa number 1. Ayan. Mahina ang ikot niya. Hindi maramdaman yung hangin. Number 2. Ganun pa rin. Kung nakikita nyo, parang malakas ang ikot pero wala talagang hangin lumalabas. Ayan, number 3. Katumbas lang siya nung number 1 sa pangkaraniwan nating electric fan. Okay. So, yan yung number 1. Pag pinigilan natin, ayan, napipigilan. Number 2. Ayan. Number 3 yan. Pigilan natin. Ayan. Ibig sabihin, mahina talaga yung ikot nung electric fan. Okay. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano malaman kung okay yung motor. Okay, gagamit tayo ng tester. Ngayon, ang papakita ko naman ay kung paano malaman kung good ang motor ng electric fan. Gagamit tayo ng tester. Ito, digital siya. Okay. Tapos, dito tayo magte-test para malaman natin kung okay yung motor. So, ilalagay lang natin yung isang probe dito sa kabila. Tapos dito sa kabila, yung isang probe. Tag-isa sila. Tapos nakaset tayo sa 20K. Open natin. Dito tayo sa may resistance, dyan sa may ano, ohms. Yung may parang omega sign na yan. Okay? Tapos pindutin natin yung number 1. Titingnan natin kung anong reading. So, ayan. 120. Yung sa number 1 nakuha natin. Sunod yung number 2, kailangan mas mababa yung makukuha natin. Ayan, mas mababa sa number 1, 107 na lang. Okay naman, okay na, okay yung number 2. So number 3, 93. Okay, mas mababa yung 93. Ibig sabihin okay na okay. Okay na okay yung motor nito. Buo pa yung thermal fuse. Tapos yung walang problema sa switch. Okay. Punta na tayo dun sa capacitor, yun ang check natin para malaman natin kung anong value o kung pwede pa o mahina na. Okay? Ito, nasa likuran na tayo ng electric fan. Kakalasin ko lang tong takip para malagot natin yung capacitor at ma-check natin. Okay? May isang tornilyo dito. Ayan. Isang tornilyo lang yan dyan. Tapos dito. Sa ibabaw nito. Baka malito kayo dito, minsan hilahin nyo na lang todo, pero hindi nyo akalaing may tornilyo pala. Ayan yung tornilyo. Okay. Okay, tanggal na natin. So lalagutin natin yung kapasitor para ma-check natin kung may linya pa yung itong dalawang linya ng kapasitor. Kung may linya pa yan. Tapos, check natin yung value nung kapasitor. Lalagutin ko lang. Putulin na natin yung kapasitor, tapos tanggalin natin. Okay, naputol na natin. At tanggalin ko lang yung tornilyo. So, ayan, natanggalin natin. Check natin ito mamaya. Pero padaanan muna natin ng tester. Baka wala linya to. Minsan kasi wala linya yan. Pero tingin ko may linya yan kasi lumalakas naman yung takbo ng electric fan kapag binubuhay natin. Pag nililipat-lipat natin yung speed niya. Okay. Padaanan natin. Ay, sagi. Okay. Kita nyo? 1.79. Okay.
So okay, mailin niya naman. Ngayon, yung sunod nating itas itong capacitor. Okay? Ang value nga pala nung capacitor ay 1.5 microfarad. Ayan. Kailangan pag tinest natin ay ganyan din dapat ang value nung capacitor kapag okay na. Okay pa. Okay? Pero kung mababa na o wala nang reading, sira na 'yon. Okay? Try natin i-check kung ano makukuha nating value. Okay, ito yung tester natin, sinet natin sa capacitance. Ayan, may sign na F para, ibig sabihin yan. Tinapat natin sa 2UF, okay? Ayan, 2 microfarad. Diyan natin, yan ang ating gagamitin. Kasi 1.5 lang to. So, dun, yun ang tama. Dun sa 2UF natin, tatapat yung pointer niya. Okay. So, ayan. Okay. Hintayin natin lumabas. Kung anong value. Ayan. Walang lumalabas. Hindi siya nagre-read. Ulitin natin. Okay. Ibig sabihin, wala na tong capacitor na to. Damage na to. Dahil wala, hindi na siya nagre-reading. Ibig sabihin, totally wala na siyang value. Kuha tayo ng capacitor. Ito. Ah, hindi pala ito. Ito, bago. 1.5 din siya. Ayan, 1.5. So, i-check natin. Okay. Ayan. 1.538. Ayan. 1.5 siya. Kasi may negative, positive. Plus negative pa yan. Plus 5. Okay. So, okay itong capacitor na to. 1.5. So, may tolerance siya na negative, positive, 5. Okay? Ibig sabihin, plus, minus, 5. Ibig sabihin, okay na okay itong capacitor na to. Okay, kabit natin. Ayan, nagkabit na natin isa. So, doon yung isa naman. Wala namang problema kahit magkabaligtaran yan. Okay? Tapos, isil na natin. Maglagay tayo ng spaghetti tube. Ayan. So, ayan. Pasuwi na lang natin. Okay. Nakadikit na yung spaghetti tube. Okay na? So, bubuhayin na natin para malaman natin kung okay na. Kung bumilis, yun, bumilis na yung takbo. Ayan. Ayan, naisaksak na natin. Tapos, tingnan natin yung number 1. Pindutin natin. Pansin nyo yung number 1. Napakalakas na. Ayan. I-steady natin. Ayan. Number 1 pa yan. Kita nyo at lumalaban na. Number 1. Number 2. Ayan. Naririnig nyo na yung ano. Bubong niya. Hindi nyo basta mapipigilan yan. Number 3. Ayan. Sobrang lakas na. Okay? So, yun lang. Kung ano yung value ng capacitor na
na nakalagay sa electric fan, ganun din dapat ang value nung ikakabit nyo. Tapos itest nyo kung mataas pa yung value. Kung 1.5 pa rin, 1.5 pa rin. Okay lang bumaba ng 1.4 yan, kaso mga 1.4, 1.4 mataas, okay? So ito, yung mga ganitong capacitor sa washing machine, wag niyong gagamitin dito sa electric pan. Dahil sisirain ito yung motor ng electric pan nyo. Sigurado yan. Kasi hindi talaga ito para sa kanya. At napakalakas ng capacitor na to. Masusunog lang yung motor nyo kapag ginamit nyo to. Okay, hanggang dito na lang. At paki-share naman ng ating video para maraming makinabang. Salamat.